my channel. Ayan. Ano tayo? Update tayo ngayon ng health status ni Sophia. Kung mapapansin nyo, ako lang mag-isa ngayon. Hindi ko kasama si Sophia kasi biglaan nag-text sa akin yung doktor ni Sophia. Pinapupunta ko sa hospital para kausapin ako. For sure, syempre, tungkol kay Sophia yun, update sa kanyang health status. Kaya kung positive man o negative, positive mind lang kami ng National Children's Hospital, guys. Ayan, sana ipag-pray nyo na okay naman. Pero kung hindi okay ang balita ng doktor, positive lang. Ayan, nandito na tayo sa skeleton, guys. Akyat tayo. Punta tayo sa opisina ng doktor ni Sophie. Ayan. Fourth floor. Ay, Diyos ko. Ayan. So, ayun nga. Nakausap ko na yung doktor. Diyos ko. Sana maging okay resulta. M1 pa naman siya. Kaya lang may doubt yung doktor pa. Kailangan namin ng test. Ayan. Nandyan yung test na gagawin. Pupunta ako ng laboratory para itanong kung magkano yung test. Oh, no! Ayan, guys. Ulit ang sinabi kong kailangan magpa-MRT si Sophia before mag-August 13. Before kami mag-admit para sigurado kung talagang hindi aktibo yung cancer cell niya kasi nga may doubt yung doktor niya. Pero sabi naman niya, M1 pa din siya pero kailangan pa rin ipatest para sigurado talaga kami. So, sana magawa namin ang paraan. 12,2 yung price ng niya, MRD. 12,200 po. So, ayan. Titinan ko kung saan ako makakalapit kasi cash po ito. Dahil sa NQTI po gagawin, hindi ko dito sa hospital namin. Doon po sa NQTI siya gagawin. So, ayan, sa mayroong mabubuti pong loob dyan na gusto tumulong sa amin. Ayan, ako po ay humihingi ng tulong sa inyo. Before mag-August 13 po, ayan, sana makalikom po ako ng fun. Ayan, thank you so much po. Ayan, guys, nandito na ako sa bahay, naka-uwi na ako. Ngayon, liwanaging ko lang yung kanyang, diba sabi ko nga, update tayo sa health status ni Sophia. So, sa nakikita nyo, diba, minsan pa nag-live ako, nakikita nyo. So, masigla naman siya, okay naman siya. Tapos, yun nga, dapat ang admission namin is August 14 pa. So, bigla akong napunta ngayon kasi pinatawag nga ako ng doktor nga dahil kakausapin ako. Yun, sad to say, hindi maganda kasi meron nakita sa buong maro ni Sophia sa test sa hospital namin. May something doon na nakita yung doktor. Kaya, nung sinabi sa akin, talagang naiiyak ko dahil, imagine, ayokong mag-relapse na naman kami kasi panagkataon, pangalawang relapse na namin to. Pero wag naman, kaya nga, sabi nga ng doktor, ipatest natin sa NQTI para sigurado tayo. Para makita natin kung talagang aktibo yung cancer cell niya kasi may something silang nakita pero sa isang banda maganda naman kasi M1 naman siya, ibig sabihin kasi na M1 siguro hindi nagiging hindi ko makalat parang ganun. Kaya lang syempre meron sigurong ibang may iba sigurong cancer cell na nagiging active kaya gusto ipatest sa NQTI para lang makasigurado siya. Ngayon, itong test na to ay kailangan namin ng cash talaga dahil sa iba gagawin, hindi sa hospital namin, sa labas gagawin. 12,2 po ang kanyang itong test na to, diba? Sa panahon kasi ngayon, sobrang hirap, hindi namin kaya i-provide kagad-agad yun. Kaya, ako po sa inyong lahat ay kumakatok talaga, humingi ako ng tulong sa inyo. Any amount po pag pinagsama-sama natin ay malaking tulong na po sa kay Sophia yan para makalikom po ako ng pan bago po
mag-August 13 kasi, August 13 po, kailangan namin i-admit sa Sophia para makuha na siya ng test. Yun nga po, maro din po yun ang gagawin. Kaya lang yung dugo niya hindi doon sa hospital namin titest, sa NKTA po namin dadalhin. Kumbaga kasi yun ang pinaka-accurate po na test na makikita kung talagang marami bang cancer cell na nagiging aktibo pa sa kanya, mabibilang doon, makikita ng mga doktor. Kaya gusto ng doktor niya yung ipatest namin para nga sigurado. Kaya yun po, kapalang ko na po yung mukha ko sa inyo sa mamabuti pong kalooban po dyan na sobra-sobra naman po ang blessing. Ako po humihingi ng tulong sa inyo kahit anong amount po, ipagpapasalamat ko po sa inyo yun. At alam ni Lord dyan na, diba, marami pa blessing na ibibigay sa inyo. Kaya sana ako inyong matulungan para sa darating po na August 13 magawa na po yung test namin kay Sophia. Yung price na yun po, yung price sa laboratory po na yun ay ibabayad doon sa NKTI po. Ayan, wala pa yung hospital bill niya, kaya kahit anong amount po talaga, tatanawin ko na po ng malaking utang na loob po sa inyo. Kaya sana po matulungan nyo po kami. Ilalagay ko po sa description yung FB account ko po. Tapos yung, kung pwede rin po kayo, kung ayaw nyo po pa mention din po, ilalagay ko po yung bank account po ni Sophia, para doon nyo po isend po, kasi yung iba syempre diba ayaw na rin magpa-mention. Yan, ilalagay ko po sa description ko po. Ayan. At hopefully sana pag nakuhanan siya ng test, kapag naging okay po, sana maging okay naman po, negative naman, para tuloy-tuloy po yung chemo niya. Kasi kapag hindi po maganda resulta, ang mangyayari po kasi magre-relapse na naman kami, mag-uulit na naman siya. Yun po ang iniiwasan ng doktor. Kaya sana po i-pray nyo na rin po si Sophia na maging okay naman po yung kanyang test. Maging okay rin po ang test, at sana mali lang po yung nakita na something na yun. Ayun po, ayan. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Salamat. 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 God bless. God bless.